What's up mga Boss Under? Isang maligayang pagtakas na naman. Nakapag-travel na ba ngayong 2024? Ngayong araw, pupunta tayo ng Calatagan, Batangas. Madali lang naman pumunta dito. Kung galing ka ng Metro Manila, pwede kang dumaan ng Skyway, SLEX, mag-exit ka ng Greenfields, Calax, at mag-exit ka sa Silang papuntang Tagaytay Road. At dumiretso lang papuntang Nasugbu. At pagdating nyo naman sa Nasugbu, siguradong malapit ka na. Pero kami, dumaan muna kami sa palengke ng Nasugbu. Sikat kasi sila sa bentahan ng mga fresh na isda tulad ng yellowfin, sugpo, hipon, at kung ano-ano pa. So iyan, makikita nyo ang fresh ng mga isda. Kaya ito, namili na nga kami ng pang-ihaw namin mamaya. At kapag nadaanan nyo na ang mga puno na to, siguradong malapit na kayo sa Calatagan, mga Boss Under. At ito na nga, dumating na nga kami dito sa Calatagan. Meron din silang parking space dito, mga Boss Under, kaya kung may dala kayong sasakyan, walang problema. So dito ka lang magbabayad ng environmental fee. At ayan, ito na nga ang aming cottage na inarkila. Ang halaga niyan ay 4,600 from 8 a.m. to 4 p.m. 15 to 20 persons na yan, mga Boss Under. Marami din kayong pwedeng pagpilian dito, depende sa gusto nyo. Pero bago ang lahat dito, explain muna nila ang rules and regulations sa gitna ng dagat. So halika, eto na, simulan na natin ang kasiyahan. So ang bayad nga namin sa aming cottage ay 4,600 pesos hanggang 4 p.m. Magsisimula kayo ng alas 8 ng umaga. So ito, sinisimulan na ngang hatakin ang aming floating cottage. So hahatakin niya ng bangka papunta doon sa gitna ng dagat. At dito, naisipan ko ngang umakyat sa second floor ng aming floating cottage kasi gusto kong makita ang kagandahan ng karagatan ng Batangas. Dito sa ibabaw, makikita nyo na dito yung mga malalaking sandbar na pupuntahan namin. So dito nga, kung may mga pagkain kayong dala, pwede nyong dalihin ang pagkain at walang bayad yon. Kahit ano pang dalihin nyo ay pwede. So ito, napakaganda nga ng tanawin dito. So dito sa ibabaw, walang bubong, kaya talagang mainit. Ito nga pala ang mga dala namin pagkain. Ayan, may spaghetti, may laing, kanin, liempo, at mga isdang binili namin. Pwede nga rin pala mag-ihaw dito sa floating cottage. Ang kagandahan, ipag-iihaw na kayo ng mga bangkero kaya wala na kayong dapat gawin. So ito na nga, makikita nyo yung kulay puti na yan. Is sandbar, isang napakalaking sandbar sa gitna ng dagat. Pag makikita niya sa personal, napakaganda. Puting-puti nga ang buhangin dyan. So kung makikita nyo, meron na lang mga tao doon. At napakalinaw ng tubig. Kitang-kita nyo yung mga isda na dyan. Nakakatuwa. Pwedeng-pwede na nga kayong huminto dyan katulad ng mga cottage na nakikita nyo. Kung gusto nyo na munang mag-swimming, pwedeng-pwede. May mga nagbebenta na rin pala dito ng mga magagandang souvenirs. At ito, dumaong na nga kami sa sandbar. Ayan, to see is to believe. Parang nga akong nasa paraiso dito. Napakasarap nga namang mabuhay, mga Under. Hindi masamang bigyan ng oras ang sarili sa likod ng mga problema. Kailangan lang nating maniwala na kaya natin itong malampasan. Huwag na huwag nga natin kakalimutan, hanggat may buhay, ay may pag-asa. Ay sadya nga namang napakaganda dito, mga Under. Ay, isa talaga ang Calatagan sa mga binabalik-balikan kong lugar kasi napakaganda dito. Ayos na ayos talaga dito, mga Boss Under. Ayan, nagtampisaw na nga kami ng bunso kong anak. Walang katakot-takot sa tubig kahit napakalamig at malalim. Makikita nyo na dito ang mga isda, kusa silang lalapit sa'yo. Napakalinaw ng tubig.
at napakaputi ng buhangin. Ire-require nga pala nila kayo magsuot ng light jacket. Naglakad-lakad pa nga ako dito. Kaya ngayong Valentine's, pwedeng-pwede kayo pumunta dito kahit na wala kayong kadate. Dito nyo hanapin ang inyong mga sarili at malay nyo, mahanap nyo pa dito ang inyong love life. Hinatak na nga ulit ang aming floating cottage papunta sa susunod na destinasyon kung saan pwede kayong mag-snorkeling at makikita ninyo ang mga pinagmamalaki nilang magagandang starfish at mga isda at corals. So dito, makikita nyo ang white sand pa din na sandbar sa gitna ng dagat. At pwede rin pala kayo ditong markilan ng mga water activities like banana boat, jet ski at kung ano-ano pa. Hindi ko na nga natanong kung magkano, pero sigurado ako na mura lang dyan, mga Boss Under. At dito, pwede nyo na nga makita ang mga starfish sa ilalim. Sa sobrang linaw ng tubig, makikita mo ang iba't ibang kulay. Natapos na nga ang experience namin dito sa Calatagan at napakasaya, napaka-refreshing ng pakiramdam. So ayun lang, mga Boss Under. Bye-bye!